Yo, what's up? Good day, netizens. This is Nery Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pag-uusapan natin dahil patulog na sana ako pero nakita ko is bukas is meron tayong balita. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo is pwede na nga daw mag-angkas July 10. So, kung July 10 mo na ito napapanood, pwede na mag-angkas ulit. Pero, may pero. Sa una is for couples or mag-asawa. Mag-asawa lang ang pwedeng magsakay. No, yung mga nakikita ko dito is mga statement lang na nakikita natin sa mga reliable source sa Facebook. Hindi natin alam kung meron na silang protocol na ipapatupad, no, kung huhulihin ba yung mga hindi susunod, all that stuff. Pero for now, ito yung mga binigay na ideas. Simula bukas, papayagan na natin yung mga back riding para sa mga couples at yung prototype model na ibinigay ni Governor Arthur Yap ay approved na yan. Ito yung pinaka-prototype na gagamitin natin. So, papakita ko sa inyo yung picture. Meron siyang barrier in between the rider and the passenger. Pagkatapos, meron din siyang handle. Lalagpas hanggang ulo yung barrier para daw siguradong walang tatalsik na laway. So ayun, guys, finally, noon nga, 'di ba, ang una nilang recommendation is maglalagay na lang doon ng sidecar, pero alam naman natin, hindi pwede sa mga service road yung sidecar, sa mga EDSA, hindi pwede yun. So bawal talaga muna mag-angkas until they came up with the idea na pwede na mag angkas ulit sa motor basta mag-asawa. At the same time is merong ipapalagay na barrier. Siguro kita naman dito para di ko na i-edit. Kita ba siya? Ayan, no? So, may barrier sa gitna ng motor. Ipapalagay mo siya dyan. Ayan, no? So, nasa Facebook page ko din to, Ned Adriano Vlogs. Kung hindi ka pa nakalike doon at nakafollow, para updated ka kung mahilig ka mag-Facebook, nag-upload din ako doon ng mga balita patungkol sa pagmumotor. So, finally, pinayagan na ulit tayo mag-angkas. Pero yun nga lang, yung sa mga mag-asawa pa lang muna ang pinapayagan. So, ganito. Kita ba, guys? Ayan, oh. So, maglalagay ka dyan ng angkas, ay ng barrier, para dito yung rider, dito yung angkas. So, ganyan yung prototype, no? Tapos, yun, may hawakan siya, handle siya dyan, tapos, lagpas ulo dapat. Sampay isang picture. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan, ganyan. Ayan yung magiging itsura niya. So, bali, papakustomize ka ng ganyan kung gusto mo talaga mag-angkas. Pero wala man tayong magagawa. Siguro, mas mura na to kaysa sa sidecar na una nilang naisip. And, sa palagay ninyo? Kasi ako, sa palagay ko, may mga factor na pwede makapekto dyan. Una is yung safety. Paano kung yung ganong barrier na lagpas sa ulo? Kasi kung kapaka-level lang ng rider, no, ng ulo ng ride ng driver, is pwede niyang masalo yung hangin para hindi tangayin yung barrier. Pero kung lagpas sa ulo, para daw masigurado na hindi tatalsik yung laway nung back ride o kung ano man, pag nag-usap sila, is feeling ko pwede siyang hanginin eh. Parang magiging anti siya dun sa hangin kapag pa-under ka tapos nasalubungin niyo yung hangin. Parang magiging visor na di mo maintindihan. Para maging saranggola yun, no? So, hindi natin alam. Pwede siyang tangayin. At nakakatakot din yun. Pwede maapektuhan yung back ride. Pero, overall, malalaman natin kung paano ito ipapatupad, no? And kung talagang mag-asawa lang ba yung mahigpit na ipapatupad. Kasi, hindi natin alam kung ano yung mga hihingi nilang papeles para makatunayan na mag-asawa lang yung magkaangkas. At the same time, sa mga rural, sa mga province, magiging ganun ba kahigpit? Malalaman natin yan. So, kung ano yung mga thoughts ninyo, ano yung mga idea ninyo, pwede nyo i-comment sa ibaba para matulungan natin sa isa't isa. Ikaw, sangayon ka ba dito sa bagong protocol? Ano sa palagay mo? Safe ba tong bagong barrier na pinapalagay sa atin? Dagdag gastos lang ba to? All that stuff. I want to know your insights about it. Pero for me, ang isa sa masasabi ko is, unang-una is, medyo madami na nga tao ngayon ang nagigipit sa pera tapos papalagyan pa ng barrier yung motor. Pero alam ko, madiskarte naman ang mga Pinoy. Baka magkanya-kanya na lang yan ang lagay, no? Hindi ko alam. Pero safety first, sana tayo.
And also, maigi na rin yun sa isang banda kasi kaysa naman hindi talaga pwedeng mag-angkas. Malaking bagay din talaga na magkaroon ng angkas. Pero for me, di ba, nasa isang bahay na nga, yun na nga yung sinabi nila, nasa isang bahay na mag-asawa yung papayagan, tapos may ganun pa na barrier. Parang hindi ko lang magets yung point kasi parehas naman ng bahay, di ba? Tapos parehas din ang uuwian. Tapos bawal talagpas ulo para hindi matalsikan ng laway. Parang, ewan ko, maybe it's the best, no? Mahirap din naman talaga mag-isip ng batas. What do you think about this new policy protocol pagdating sa pag-angkas? Please comment your thoughts below. I would like to hear it. Tomorrow, bukas sa bukas, is pupunta na ako ng Yamaha para i-review either Yamaha Sight or Yamaha Vega Force i. Ano yung gusto nyo i-review ko? Comment down below para malaman ko kung ano yung i-review ko bukas. Kasi nasa journey tayo ngayon ng paghahanap ng budget motorcycle para sa mga tao na gustong magmotorsiklo or kaya naman mag-downgrade ng motorsiklo o kaya naman nag-iisip-isip kung gusto magmotor. So bukas, i-review natin yung either Yamaha Sight or Yamaha Vega Force i. Tapos sa mga susunod, check tayo na iba namang brand. Yung mga request ninyo, yung mga brand na hindi pa natin nasusubukan. Basta ang goal natin, makapaghanap ng budget type motorcycle. Durable, at the same time is bang for the buck, and at the same time is matipid sa gas. So yun lang, just a quick update. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Like me on Facebook, Ned Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Ned Adriano. Follow me on TikTok at Ned_Adriano. Maraming salamat sa panonood. Please comment. Comment kayo ha, kung ano yung saloobin ninyo pagdating dito sa bagong ipapatupad na pwede nang mag-angkas bukas. So, bago ko takpan to, quick shoutout muna sa mga following natin sa nagpapa-shoutout. Kay Mar Soriano, shoutout sa'yo. Kamusta ka dyan? Kay VL DLR, maraming salamat sa pagsuporta. Kay Joshua Naag, Darwin Mendoza, kay John Paul Garlian. Garland. Hindi ko tama ba yon? Kay Perry Caladiao, maraming salamat sa pagsuporta. Kay Jomarski Diolatsky. Yung ganda ng pangalan na. Yun lang, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba. This is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Ha ha ha!